So, para ma-practice yung nagpupuklat ng Bible, ha? Sister Lisa, Johanna. Mama, pupunta sa bahay. Ibang pendel-pendel, pahirap. Tapos, meron kayong ibang pendel-pendel, pahirap. Ihanapin natin yung mga aral na mag-share sa atin. Kung hindi na lang aral ni Kristo, sabi niya, ano bang pagkakain aral ni Kristo? Brother Dudoy, nag-record na. Isang ibang petal-petal, parang. Buksan niyo yung Bible niyo, 2 John verse 9. Pakibasa. 2 John verse 9. By the way, gamay ito lahat siguro, no? Lahat ng churches halos. Pero, does that mean wala po na yung church sa ibang lugar? I believe may mang ilan-ilan na hindi naman siguro sila magkakamaliw dito. Siguro maliliit na churches yan. At meron mga individual. Ang churches kasi not necessarily kapigil. Ang churches sa bahay-bahay. May mga believers na nananaman dito sa tamang pag-apply ng pag-ibig. Sino nang hindi nagdala ng wala, pakibasa nga yung mga bata, ako Lisa, Joshua, Juana. Sabi nito, ang sino man nagpapatuloy at hindi nananaan sa aral ng Kristo ay hindi kinaroon ng Diyos at hindi kinaroon na ng Diyos ang nananaan sa aral ay kinaroon na ng mga Diyos na natap. O kasi mga dumating sa isang sino man na hindi dalang aral nito ay huwag niyo tapatin sa bahay. At huwag niyo siyang batiin sapagkat nagbabati sa kanya yung nagkakaramay sa kanya sa mga ito. Ang hindi nagdala ng aral ni Kristo ay bringing up the doctrine of Christ. Ang na doktrina ni Kristo na dapat makita doon sa meron tayong doktrina na master key. Meron tayong doktrina na specific key. Naintindihan niya to? Hindi. Term ko to eh. Pero may term din yung ibang denomination na minor and major. Yung major nila marami. May Godhead, may baptism, may original sin. May nagsabi pa ka, kailangan yung 7 fundamental doctrines, mga ganyan. Actually, ang pahayag ng Diyos umakabante. So, hindi ka pwede magtuntok. Ito lang kailangan alamin mo, okay na. Ganyan ang nangyari sa mga churches. Ang tawag dyan ay set of doctrines. Hindi ka pwede magtakda ng isang set. Kasi bawat kapanahunan, hindi pantay-pantay ang mensahe na pinahayag ng Diyos. So, kailangan merong isang batayan ng Diyos na kung saan lahat ng iba-ibang set of doctrines ay kaya niya makumulik yung magnanakaw sa cross. Alam ba niya lahat ang alam natin? Alam ba ng magnanakaw sa cross yung tinuturo ng apostoles? Hindi. Ngayon, ang kailangan natin tingnan, doon mismo sa Book of Acts, merong kapanahunan eh. Merong abot si Cornelio, merong panahon ni Pablo, may panahon ni Juan, may panahon ni Pedro. Panahon ni Pedro, yung unang mga taon. Si Esteban, nasa panahon pa ni Pedro yan. 3 taon lang yan eh. Yata, as na napatay niya siya. Isipin, 3 taon pa lang ang iglesia doon. Abot na ba nila lahat ng pahayag ni Pedro? Abot na ba lahat ng pahayag ni Pablo later? Only one? Ito yung pangalang tanong. May namatay pa sa kanila? Meron! So, Pastor, ang pahayag ng Diyos, bawat panahon, walang tundok. Bakit? Kasi, may kinamatayan, yung alam niya, hindi niya alam yung mga kasusunod. Yan ang kailangan natin makita.
Kahit dito sa tinatawag na restoration, pagsasauli na lang ng bagay, nasa proseso pa yan. Pag, kasi pag tinuring mo na isoli na lahat, sarado na yung mind mo. Dapat hindi ka sarado. Always open for challenge ka, open for scrutiny ka. Kunwari, meron kang unawa, sinabi ka, tama na yung unawa mo, no? Pag di sabihin Jesus na, may nag-challenge. Meron ako na evidensya, halimbawa. May God help me. Magpa-challenge ka. Sige, tignan namin. Kasi, kung yan ay katotohanan, hindi matibay na buhok yung salita ng Diyos, lalakas ka na eh sa pagdepensa mo dyan. Eh, kung takot ka, ay, huwag mo na kung ano guluhin ang isip ko. Di ba? Huwag na guluhin ang isip ko, masaya na ako rito eh. Eh, hindi matibay na buhok ang hawak mo. 1 Peter 3:15, hindi ka naghanda na sagot sa mga nagtatanong. Ano yung patapos makasagot? Gusto mo malaman kasi ni Barbie, paano yung second John, no? Yung hindi nagdadala ng aral ni Kristo. Ganito. Mayroong isang aral ni Kristo na dati ang aral noon pa. Yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ngayon, pag-identitali mo yung pag-ibig. Kalooban ng Diyos, magsuri ka. Kalooban ng Diyos, huwag ka manghusga ng mali. Kalooban ng Diyos, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa kapwa mo. Di ba? Mga basic yun eh. Dito tayo sa basic. Bawat kapanuhunan, meron yan. So, bawat kapanuhunan, meron yan. Yan yung aral ni Kristo. Yan ay pag-ibig din. Napakalangit. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kasama na dyan ang pagka-Berea. Bakit ka gumamit na naman sa Berea? Pinag-usapan natin pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa... Kung mahal mo ang Diyos, bukas ka sa pahayag niya na bibigyan ka pa ng pahayag ng Diyos. Susundin mo yung Diyos eh. Kung mahal mo ang kapatid, hindi mo siya i-misrepresent. O, gagawa na maling kwento. So, uunawain mo siya. Kukunin mo yung katotohanan. So, eto, pag wala yung kapatid, pumunta sa iyong bahay, anong dala niya? Roma, this is 6, this is 7. Pakibasa. Pakibasa, Bermin. Kailan basahin ka to? Okay lang ang mali, pag specific key. Pero bukas siya sa sharing. Pero meron kasi pumupunta sa bahay-bahay, hindi bukas sa sharing, nagtatanim ng buhi. Sinisira niya ang pagkabereyan, eh mahina pa yung kapatid. Madaling, maraming kapatid, madaling madala. Ano patuloy mo, madaling madala? Ay, may buhi na. Naniniwala kayo, pwede makatanim ng muhi sa tao? Na yung tao, magsasara. Pag-iisipan ka ng litaran ng tao, at hindi ka nabibigyan ng chance na makaliwanag. Gusto ko ito ipatotohan, na isang pastor ako, na kina-share with siya, no? End time siya, level 1. Tinanong ko siya, ano yung unawa mo sa hukong? Ah, ang hukong, yung mga bata, ini-evaluate yung mga pastor. Tingin ang tanim. Sabi ko, kaya ko tinanong, kasi gusto ko, inaalo ko sa'yo dati. Hindi nga ako interesado dyan. Anong pangalan? May containers. Hindi ko nga sinabi yung pangalan. Para yung tao. Ngayon, hindi ako interesado dyan sa hukong. Ano nga muna ako sa hukong? Yun nga, hindi evaluate ng bata ang pastor. Tapos, ginagawa ng nile-level ng mga bata yung pastor. Saan ang dating? Naku! Parang yung bata. Wala nang galang sa pastor. Narinig ko yung kwentong ganun. Yung bata, wala nang galang sa pastor. Tapos, sabi niya, Brad, baka hindi naman yung ganyan ang turo namin eh. Pinapa-interview namin yung bata sa pastor para matuto yung bata. Sabi niya, hindi mali yun. Pero nakita ko ng talagang mata ko. Nandun sa Lopez, ganyan. Eh, Lopez pa yung lugar din.
Mali na yung niya. Ngayon, nakita ko mismo eh. Tapos dinirelekso ko na. Brad, talagang hindi mo nakita kasi umalis kayo ng maaga. Tayo yung mga oneness pastor, tuwang-tuwa anong in-interview sila ng mga bata. Umalis na kayo ng maaga eh. Ang nakita mo, nag-testimo na yung bata sa harap. Nag-testimo na yung bata sa harap kasi naka-attend ng service eh. Nung nag-testimo na lang yung bata sa harap, ano na? In-revaluate na nila yung pastor? Ha, basta, hindi ako interesado dyan. Huwag mo na pag-usapin yan. Nataniman siya ng muhi. Tapos, ngayon, let's say, bali ang akala niya sa hukum. Basta ayaw na niya pag-usapan. Ayaw na niya alamin. Pakita niya? Kahit pala, hindi totoo yung tanim. Basta, nasanay na yung damdamin magkaroon ng muhi iwas. Hindi yung nakikialam sa inyo. Ay, gulo din yun eh. Hindi ko kasama yan. Tama? Walang kalaban lang. Buti nga, nakatabi ko siya dun. At for the first time, nakuha ko yung panit niya. Ngayon po nalaman pag kayong tinext ko siya, biglang nag-please and reply, not interested. Sorry, not interested. Talagang, sarado. Pero nung tinanong mo siya, yung bata nagtanong sa aral para matuto, hindi naman siya against. Tama naman yan. Pero, hindi, kumbaga, hindi ka na gusto i-absolve. Pag nagkaroon ka ng damdami ng movie, kahit mayroon bagay pwede ka i-absolve to, hindi ka gusto i-absolve to. Hahanapan ka lang, parang ganito eh, may spirito niya, naghahanap ng bagay para idiin ka pa baba. Yan ang spirito nun. Tapos sabi ko sa isang kapatid, may ibang kapatid nagtanong sa akin eh. Siyempre, para tayo nasa ring, no? Patunayan natin sino yung nagtatanong muli. Nung kasama mo pa yung grupo namin, bigla, hindi, nabawalan ka ba? Makahalubilo sila. Hindi, di ba? Masaya na eh. Pero yung ibang nagtatanim, nung makasama mo na, ay iwas na, galit ka pa. Marami kang umiisip ng buhay dito. O yun. Kita mo yung spirito. Ngayon, Roma 16, binasa niyo na ba? 17. Mark then which caused divisions among you. Markahan. Markahan. Ibig sabihin ba kayo markahan? Kailangan protektahan yung mahihina. Gusto nga natin itanim sa kapatid pagka Berean eh. Pero yung mahihina na hindi pa mature na Berean, pag nataniman ng muhi, iwas sarado na. Ngayon, balikta rin natin. Eh, pag natanim mo ba na umiwas doon sa mga nag-Nicolaita, eh, di ba Nicolaita rin kayo? Hindi, pag ang ministry ng fivefold sa Diyos, kompleto sa Diyos, may training sa pagkaberehan. To the point, ha? Ang training, hindi lang sinasabi dito sa pulpito. Siyempre, mayroong objective reports, interview. Pag-take note sa iba, pag-scribe sa iba. Kung yung tao na train maging berehan, eventually, matibay siya, hindi siya madaling taliman ng muli. Kasi kailangan din natin mag-grow sa pamagitan ng content. Alam niyo yung content? Kailangan makakaharap ka rin yung mga maling aral. Kung sabihin na, ang gusto mo lang pakinggan, tamang aral, at ikaw, content mo. Oh, chess? Laro? Oh. Sana may makuha niyo yung spirit dito. Yung pinapaiwas dito, yung spiritong gano'n, alam mo, merong hawa ng Nicolaitan spirit, pwede mo muna iiwas. Pero ito, ano kayo pa? Nagpapaiwas ka rin pala eh. Nagpapaiwas yung kapila eh. Hindi. Yung iwas ng Nicolaita, habang buhay, iwas yan. Habang buhay, ayaw ng sharing yan, ayaw ng maayos na usapan ng labasan ng ebidensya. Dinadaan sa init ng ulo, galit yan. Sigaw. Pero, yung kabila, temporary lang ang iwas. Kasi kailangan niya marim mag-take note sa iba. Kunwari, ayaw niyan pa-interview. Kahit dun sa iba kayo mag-saliksik, magkumpara. So, hindi lang sa end time. Halos lahat ng mga church, denominational churches, kasama na yung mga major end time churches, hindi lang deeds of the Nicolaitans, pati doctrine. Doctrina na ang miyembro habang buhay, huwag makinig sa iba. Dito sa truth, pwede temporary, kasi may nababasa ka lang talaga eh. Temporary,
huwag ka muna makinig para hindi ka madiskarin sa iyong damdamin. Yung damdamin mo, hindi mataliman ng ano, ng muhi. Ang ebidensya ng muhi, hindi lang galing ka. Ang ebidensya ng muhi, iwas. Sabi na yun, huwag kami pumunta dyan, makinig dyan. Yan ang pagproprotekta ng kawan. Ang pagproprotekta ng kawan sa alam ng lahat nila, huwag na makinig nila habang buhay. Ang tunay na protekta ng kawan, maging matibay sa salita at kasama sa pagtitibay ng salita, kailangan makuha mo rin yung panig ng iba. Pakas, makuha yung panig. Sino yung taas? Sige na una. Brother Milan muna, mabilis. Magtanong. Ibisan mo. Okay. Kasi Berean daw tayo ng Berea. Baka, sa, baka pag pinaliwanagan daw tayo, baka hindi na tayo mag-accept ng paliwanag. Kasi oo, lagi tayo tanong, magpuro tayo lagi scrutinize sa tao, tanong, ganyan, ganyan. Yung Berea daw, minsan parang close-minded din daw yan. Okay. Ganito, kung minsan, kalaminan, hindi ka... nagkaroon ng tamang approach sa tao dahil parang ayaw mo kunin, aminin yung tama ng tao o iniiwasan mo kung magpuntos yung tao, pwede nila birahin yung totoong terrain. Hindi pa nila ako yung term, nakita nila sa pag-ugali mo na medyo hindi ka patas. Ano? Siraan nila yung isang yung ibig natin sa Indian. Siraan nila yan. So, marami rin tayo sa atin lukewarm. Marami rin sa atin may pagkatikulayta, lukewarm. Madali kayo lang hanapan ng butas yan. So, ang masasabi ko, ingatan natin sarili natin. Pero ganito, mahihina sila. Kasi, parang takot sila umabante dahil may nakikita sa'yo. Pero yung mature, ito, kahit na nilangitang kapintasan sa'yo, wala siyang papelan. Ako ma, lima si Diwal Frank sabi sa akin, dalawa sa akin yan! Hindi, walang pakilag doon. Ang gusto ko lang malaman kung may natutunan na talaga ako doon eh. At kung yung mga taong natutunan na astutor na sa kanya, dahil ba galing sa kanya, wala nang kalitasan? Oh. Hindi mo naman yung spirito, galing, basta galing ni Francis mali. Di ba pansin lahat, wala nang tama, puro mali. Oh. Ganun din, no? Yung hinatol kay Wolfram. Oh, tinag sa akin. Eh, dalawa asawa niya rin. Ayun na, pag-usapan ng doktrina. Bakit? Yung bang taong may kasalanan sa nakalipas? Wala nang karapatan dito? Sa 1 Peter 15, Jude 3. Oh. So, ganito, yung salitang pag-ibig, pwede rin ma-overuse. Yung salitang born again, pwede ma-overuse. Agree kayo? Na-overuse na rin yan. Pero hindi lang masama eh. Na-overuse pa yung obedience. The commandments of God, madalas po. Maiba ka lang ng term. Overuse. So ganito, kung unawain ninyo yung ibig na sabihin, ibang tao, hindi meron ng term na, ibang tao, si Felix Makali, term niya, honest. Basta honest ka lang, magkakalito tayo. Magkaisa tayo. So, ano ba ang term ng tao? Di ba yung honesty? Such a lonely word. Overuse na rin yan. Worldly. Worldly? So, okay. So, balik tayo dito sa ano? May pasensya, mayroon lang ako. Kasi, kung si Kristo ay yung aral ni Kristo, parati kasi, noong si Kristo ay nag-disciple lang 10, ay 12, sabi niya, huwag kayo pupunta doon sa mga ibang wika, ibang bansa. Pumunta lang kayo doon sa bayan na Israel na nawag yun, na iwalay. So, ano yung tanong ni Kulay tayo? Eh, pagkatapos, kinuntra na yung kanyang sinabi dahil pumunta yung mga apostol doon sa mga hintil. Ibig sabihin, may panahon yan. May panahon na para sa Israel. May panahon na para sa Israel. Kasi aral din niya yan eh. Pagkaya pumunta sa ibang mga
ay ginamit yung talata. Oo, oh, ginamit yan. Sino yung pupunta nito? Wala kayong magkasa pupunta. Misspoke yan, misspoke. Okay. Ano ba siya yun? So, ito ay ano, sabihin mo lang din. Yung mga nagdadala ng biriyan, sila din ay Nicolaitan. Bakit Nicolaitan? Dahil bago, mayroon isang tao nagsabi sa akin, dahil bago mo ipadala sa iba at makipag-compare, ay tinuturoan mo na sila ng doktrina na dapat ang iyong... Dapat describe to. Ayong tinuturo mo lang siya. Kalimig ko na yun. Kaya nga sinikritik mo na yung ano eh, level 1, level 2, level 3, para ipaalam sa tao na ito yung aral nila na mali at sa'yo lang yung tama. Okay, ito yung term ha. Turo mo lang dapat pakinggan. Tapos? Level. Yung level 1, 2, 3, 4. Level up. Mali nila. May trains na yun. Maliit nila. Sanay si Diyos. Okay. Kayong nabigyan ko ng tabulation. Sinabi ko ba maliit lahat? Hindi. Batayagan na ito. Ikaw, at least ikaw pinaka-neutral, no? Busy. Bago mo lang natanggap yung tabulation. Nung binigay ko ba sa'yo yung tabulation, sinabi ko maliit lahat sila. Hindi ko sinabi sa'yo, ha? Oh, ito yung putting words in my mouth. Madaling gumawa ng kwento, kunin niyo yung eksaktong sinabi ko. Ang purpose ng tabulation mag-compare, kasi may mapupulot ka doon. O sino nag-quotes ng ganyan? Narinig mo yung quote, may mapupulot sa iba. May nagsabi ba sa'yo, turo ko mapupulot sa iba? Siguro pagkasamahan, wala. Pero ibang entry, hindi na hindi niyan. Ayaw hindi na mapupulot sa iba. Pero, hindi yan ang binanggit. Ang binanggit, tayo lang ang tama, sila ang mali. Anong turo ko sa pag-aberehan? May matututunan na sa iba. Ang kwento nila sa Berehan, tayo, atin lang ang tama. Sino yung may ganung attitude? Sila. Sila! Yes. Kaya nga, yung reputation ko, ano eh? Sila. Yung sabi sa email, bakit ang maraming sinasabing negative ka? Negative ka kay Roel Soriano, kay Jimmy Levera, negative ka. Eh klaro, negative ka. Lahat na naminis ko, binanggit, negative ako. Pero sabi rin, hindi ka naman nila sinisiraan. Ganto. Sila, ang mayroong kaisipan, na kami ang tama, yung ibang mali, huwag na makinig sa iba. Ang purpose nga ng pakikinig, hindi pala sila hatulan eh. Tignan nyo, pag kayo ay pinakinig sa iba, does that mean kayo mag-share sa iba? Another story yun. Yes. Kahit hindi sila makinig sa inyo, kayo may mapupulot sa kanila. Kung ayaw nila makinig sa iyo, doesn't matter kasi kayo ang pinalalago, hindi sila. Kung sila, tinawag ng Diyos, dapat interesado rin sila, pero walang sapilitan. Si Pastor Dati, turo dito. Kailangan ba? Tumanggap ba muna sa akin? Sa lahat ng tinuturo ko? Mas may ganun sa iba! Mas may ganun sa iba! Sino makakatukod ng Act 17? Yan yung kalooban ng Diyos. Hindi yan accident. Accidente lang ginawa nila. Hindi yan accidente. Gusto ng Diyos yan. Kung hindi nyo ginawa yan, ano mangyari? Then, hindi kayo lalagot sa word. Hindi matutupad yung Jude 3 o 1 Peter 3.15. Meron pa, 1 Thessalonians 5.21. Hindi niya matutupad yan. Basta alam, memorize niya lang, mali ang iba. Tapos, hindi sa aside natin, may gawa ng... Masama ba magkaroon muna tayong paniniwala? Hindi. Eh, iba, meron din eh. Kunwari, meron tayong paniniwala. Eh, hindi nga masama kung sasabihin mo, baka meron pa tayong matutunan sa iba. O baka yung mali yung turo natin, may mali. Mas open nga tayo for correction kaysa sa iba. Sa iba, mas gawa na. So, ang diablo, magaling magbaliktad, ano? Kung sino yung gumagawa ng pagbubukas, yung pa yung mapaparatangan ang sarado. Yan. Dapat purpose is, mapungunawa mo yung may extra. So, ito gusto ko idagdag. Otherwise, may extra. Ang
katangian nila, maghawak ng ganung ng damdamin sa tao. Pero paglabas dun sa maayos na sharing, pakitaan, wala, di ba, wala. Ayaw. Huwag na rin pag-usapan yan. Burn natin. Ang tanong ko na kasi, yung ako, sa bahay ko kasi meron talagang mga nagtutulog na eh. Sa post. Sabi niya, pagka hindi ko na nakapag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 
Yung tuntong na sabi yung pagpag ng paa, yan yung taong, hindi yung aral eh, yung attitude niya, sarado na. Dapat sa aral, open tayo. Pag pag sinet of doctrine mo na yan, tinuntok mo ng aral, ikaw yung Nicolaita. Ngayon, yung pinapagpagan, yun ang sarado eh. Nag-share sila ng bagong mensahe. Pinagpag... sabi ni Cristo, pag hindi kayo tinanggap, pag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 
Kunwari, mali yung bagong mensahe. Sikapin niyo yung pamalian. O mali, huwag niyo i-memorize na mali. Dahil sabi lang ng leader, mali. Hanapin niyo sa Biblia, saan mali? At kung saan ang ebidensya, hindi yung kuha naman konti, ah, mali ka rito, wala ka. Ay, wala pa kayo, di ba? Mali ka rito. Parang puputol lang na sinabi ng tao. Yung may pag-ibig, iubusin, sige, Brad. Eh, Brad, kung lang ba yung sinabi ko sa'yo, sige, sige, pakita mo pa. Napatunayan mo na nga. Exhaustive, hindi yung pinutol mo yung konti para ebidensya. Mali yan, wala niya, wala niya. May pagpapakita, Brad, ah, basta, sapat na to, sapat na to. Parang ginawaan ka lang tayo. Kaya nga, ina-expose natin yung spirito ng kaaway. Ano pa yung tamang itasa ng Kristiyano? Ito, master, ito mahalaga ito, may kinalaman sa Word of God. Ito, paano mo matanggap yung progressive revelation ng fruit? Sabi ni Brother, napatunayan nga, ayaw na nga talaga niya. Pagpag mo daw ba yung paano? Ayun na, nagsara na. Ah, yung tao ayaw sa'yo. Kailan tayo magtutulog? By the way, yung pagpag sa atin, hindi literal na pagpag. Hindi, tuldok ba? Hindi. Ito nga yung tuldok. Yung tao na tuldok, ha? Ikaw lang nagtuldok. Yung sasabing ikaw lang nagtuldok, di ba? Brother na to, parang ikaw yung nagtuldok, no? Ganito yun. Yung tuldok mo, hindi mo kagagawan. Kagagawan niya. Hindi mo lang pinipilit yung sarili mo. Kunwari, alam mo nang ayaw nila sa'yo. No? Alam mo, yung espiritu nila sa'yo may muhi. Sasadyain mo pa, pipilitin pa, isiksik yung sarili mo doon. Diba? Hindi. Ayaw mo dumalo doon. Ikaw may problema. Kunwari, hindi tao sa malayong probinsya. Dumalo ka doon, sa minister's meeting doon. Kunwari, inaanyan ako dati ko, kilala masyadong tinaas yung apostolis sa probinsya. Dumali ka doon, maganda yung ministers, kapitbahay ko. Brother Francis, ang maganda yung seminar doon, yan, punta ka doon. Tapos yung dati ko rin na akay, nag-text sa, punta ka doon. Alam ko, ano yung pananaw sa akin doon? At ano yung spirito sa akin doon? Eh, hindi naman din ako inimbitahan eh. Direkta. Mag-game crash pa ako. Kung inimbitahan ako, pwede pa ako magbakasakali. Pero hindi. Ayaw ng tao sa'yo, pipilitin mo pa yung sarili mo. So, hindi sa ayaw natin ng fellowship. Yung tao ang nagtakwil sa atin, hindi tayo nagtakwil sa ibang tao. Diba? Open pa rin kayo magdalo sa kanila, diba? Pero sila medyo may ayaw sa atin. So, hindi kayo yung nagtakwil. Sila. Tayo yung biktima. Tayo lang yung pinasama. Okay? Tayo, pag inimita, minsan pupunta pa tayo eh. Ako niya? Ibig sabihin, makikita nyo on both sides, sino talaga yung bukas ang puso at sino talaga yung may muhi. So, balik tayo sa ano yung sabi mo? Yung pagpag. Hindi, okay. So, hindi, ang pagpag natin, hindi tayo literal na pagpag. Yung tao na ayaw, huwag na pilitin. So, iwanin. Sinabi naman ng Bible, after 2 or 3. After 2 or 3, ano? Sinabi siguro, kanyan din yung gamit ng verse.
Kayo rin eh, pati kasulo nyo eh, sinabihan na kayo, wala kayo makikinig dyan eh. After 2 or 3 admonition, dindak man alo. Ayaw naman, gusto natin magbukas tayo aralan na ayaw, okay lang, wala. Walang aralan, sige okay lang. So, dito sa alam mo sa buong end time, nung mura pa yung day, I spent para maka-attend ng camp meeting. Naalala niya? Pero alam ko yung naisipan nila sa akin. Alam ko yung tingin nila sa akin. At syempre, hindi mo maiwasan. Talaga, kung kaya nilang manghawak, makapaagaw ng tao, gagawin nila. Tapos, saksi kayo dyan. Pero, never po sila, bakit ako gagastos pa? Para pa maka-attend sa camp meeting nila? Bakit niyo lang awareness ng sariling camp meeting? Hindi niyo ba naisip yan dati? Kaya, ibig sabihin, ganyan na lang yung respetong tinatanim ko sa kanila. Tinatanim ko sa tao, papunta sa kanila. Hindi ako nagtatanim muhid laban sa kanila. Bagkus, bakit pala tayo may objective report dito? Bakit pala tayo may end-time chronicles dito? Magbogyo or chronicles? Kung yung bogyo, kasamahan. Dating kasamahan, no? End-time chronicles, kahit hindi natin yung kasamahan. Ibang end-time. Bakit may end-time chronicles dito? Bakit may objective report tayo? Kasi pinapahalagahan din natin yung revelation na meron sila. Whether nagkamali o hindi nagkamali. Kasi kailangan na bawat believer idaan sa Biblia. Pag hindi naman nyo magdaan sa Biblia, hindi kayong word right. Bukang bibig nyo lang word right. Word of the pastor, right? Lip service. No? So, mahalaga yung objective report. Yung chronicle, tinocompare sa series. Patas na comparison. Hindi sabi, bawal yan pakinggan. Mali yan. So, paratang yan. Mali yung iba. Ikaw lang tama. Nililay down natin, transparent. Like in a court. Diba? Sa court nila. Patas, wala naman. Wala kasi lang extra. Extra, no? Ayan. Yung extra lang is ito. O nga pala. Ang extra lang is yung tiyaga dito. Hanggang saan ang tiyaga mo, yung long suffering, yung stature mo perfect man. Hanggang saan ang level ng naan mo, pasensya mo. Kung nari, akala mo ganyan, kaya mo ba, pasensya, magpakumbaga? Pero part pass is, itagi mo yung may extra, kung walang extra. Yung iba nga, hindi na extra eh. Akala nga walang langis eh. Yung turo, walang talagang langis eh. Okay, yung extra lang is, yung tiyaga yan. Hindi lang yan yung pahayag. Minsan sumasabay. Okay, wala nang tanong. Yung tundok, brother, sinulat ko pala rito kasi gusto ko mag-comment sa tundok ni Pastor Dami. Yung mga apostoles, ang tundok nila, hindi tundok na habang buhay. Yan yung tundok na dun sa particular na panahon na yan. Yan yung naipahayag. Pero yung for pangkalahatan, wala talaga tundok yan. Ang mga pwede sabihin ng tundok yun, hindi mo sinadyang itundok ha. Yan yung naabot. Yan yung time na naabot. So, yung lost things, naka hidden things, things new, old and things new, parehong progressive yan. Dapat ba tayo maghabol ng maghabol sa iniiwan sa atin? Hindi, huwag na nga natin pilitin yung ayaw. Okay? Pero, tulad na sabi ng Bible, ano pa rin tayo sa tao? Mahal pa rin natin yung tao. Pinag-pray natin sila. Tapos, laging open. Of course, ingat na rin doon kung merong ganyan. No? Yung kung makatransfer ng damdamin na buhay. Okay. So, tayo lahat.